The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Muli, magandang gabi sa ating lahat, lalo na sa mga nagsusubaybay po sa kanya-kanyang mga bahay. Kung saan man tayo ngayon, may the Lord bless us. Ngayon palang gabi, meron dalawang practical na bagay gusto maituro ang ating Panginoon sa atin. Una, anong ating gagawin kung tayo ay magbibigay ng correction sa ibang tao o magbibigay puna sa kanilang pagkakamali? Pangalawa naman ay ano naman ating gagawin kung may tao din na magbigay ng pagpuna sa ating mga ginawang pagkakamali? How are we going to accept it? So we'll go to the first. So ano ating gagawin kung tayo ay magbibigay ng pagpuna sa iba? Sabi ni Jesus sa gospel ay, tell him his fault between you and him alone. Ibig sabihin, when we give correction, we do it in a gentle manner, mahinahon, and private manner. Siguro many of us would not agree with this, especially kung tayo yung nasaktan and we are overwhelmed, nababalot ng galit. The usual tendency kasi is we will burst out in anger or lash out to the person. Pero let us be reminded by Aristotle, the Greek philosopher, sa kanyang librong The Nicomachean Ethics. Sabi niya, anyone can be angry. That is easy. But to be angry with the right person, to the right degree, at the right time, for the right purpose, and in the right way, that is not easy. So ang tanong ngayon, what is the right way in giving our correction to the person? Naala ko tuloy po pala, when I was in first year high school, back in 1997, that's already 20 years ago, first day kasi sa morning class namin, lagi 30 minutes ang subject namin ay values education. I will never forget yung topic ng aming teacher about two kinds of criticism. Sabi niya, may dalawa daw na paraan ang criticism. Una, first ay constructive criticism. Pangalawa ay destructive criticism. Sabi niya, constructive meaning, parang construction ng bahay, pagtayo ng bahay. When we give the constructive criticism, because the purpose of our criticism is for giving it for the purpose of development and growth of the person. Ibig sabihin, ang ating concern ay lumago siya sa kanyang pagkatao. We want the person to be better. That's why we give constructive criticism. Sabi niya naman, ang destructive criticism ay you do it to put down and destroy the person. Friends, tonight, Jesus wants us to use what you call constructive criticism when we give correction to others. Pero paano? Allow me to give you two practical advice how to give. Una, when we decide to give correction, sana we pray first. At pangalawa, pagplanuhan mabuti at suriin mabuti yung mga salita at paraan kung paano natin sasabihin. Parang rehearse properly what you're going to say. Kasi oras na binitawan natin yan, parang bala ng baril, di na babalik sa atin. It might kill the heart of the person than produce growth and transformation. Sa pangalawang practical advice, sabi naman, pag nagbibigay daw ng correction sa isang tao, bago mo sabihin yung negative, magsabi ka daw muna ng tatlong positive before giving the negative. Example lang ito ah. Kunwari, asawa ka and you want to say something correction to your husband or wife, ito ang sabihin mo. Sabihin mo muna, love, you are working hard for the family. Pangalawa, you love so much our children. That's commendable. Pangatlo, sabihin mo rin, you are very disciplined. Saka mo sabihin yung gustong i-correct. Sabihin mo, alam mo, I felt not anymore valued in this relationship.
kasi you don't listen and consider my opinions and views. Sabihin mo rin, I felt not loved because you don't give me the right attention. So para daw katanggap-tanggap yung suggestion natin sa tao. Pangalawa naman po pala ay, ano naman ating gagawin when the person gives us correction? What are we going to do? Kasi karaniwan, if somebody corrects us, we get angry. Akala niya kung sino siya. Siya nga, mas mabaho pa sa akin. At ang iba naman, narinig ko, buhay ko ito. Wala kayong pakialam kung anong gawin ko sa buhay kong ito, kahit sirain ko man ito. That's the usual reply of people when we give them correction. Sabi sa gospel, the first, if somebody give us a correction, first we have to listen and understand and check kung may katotohanan yung sinasabi ng tao. We have to check the facts. At kung totoo talaga, we have to take action. We have to learn from the movie, yung No Other Woman. I hope you were able to watch it back in 2011. Sa movie na iyon, No Other Woman, ang gumanap doon ay si Ann Curtis, Kristen Reyes, at si Derek Ramsey. Si Derek Ramsey po kasi doon, bagong kasal kay Kristen Reyes. Kaso, salesman siya. One way para marami siyang sales sa kanyang furniture business, ang taktik niya daw ay hahanapin niya yung weakness ng babae and try to seduce it. That's his technique. Ang problema, meron siyang customer si Ann Curtis, maganda, dalaga, anak ng may-ari ng hotel resort. Nakita niya, pwede niyang i-take advantage si Ann Curtis para mapanalunan niya yung project doon sa hotel. Ang problema, akala niya laro lang, nasunog na siya. Kasi una muna, na-inlove sa kanya si Ann Curtis and naging possessive na si Ann Curtis. Along the story pala, may best friend doon si Derek Ramsey na lagi nagbibigay sa kanya ng advice. Sinasabihan siya na huwag kang pumasok dyan. Pag pumasok ka dyan, mahirap lumabas. Masisira ang negosyo mo. Ang relasyon mo sa asawa mo. But Derek did not listen. To the point sa movie, nag-away si Kristen at si Ann Curtis. Nalugi pa yung negosyo ni Derek Ramsey kasi pinil out ng tatay ni Ann Curtis yung project at na-aksidente pa si Derek. Derek learned his lesson the hard way. So there is a wisdom to listen and understand others people's correction. To close his homily, alam niyo po, dapat huwag tayo matakot o magalit kung tayo ay maglakas loob, magbigay ng correction or tayo yung bigyan ng correction. Bakit? Kasi lahat naman ng tayo ay in the process of growth and development. If we will not listen to other people's correction, it's like saying that we deny ourselves of the opportunity to grow and to be the best that we can be as a person according to the way the Lord wants us to become. Let us rise.